So, yung ibang ngayon, wala na sa networking, nasa P40 networking na. Kaya, immediately, di ba? Nakita mo yung concept na immediate. Pagka yung angel, pupunta, immediate, di ba? Lagi nagmamadali. Dito rin, pag nakarinig ng salita ng Diyos, tumanggap sa Panginoon Jesus, immediate, baptism, right away, right there and then. What are some of the benefits of immediate baptism? Some of the challenges. The biggest challenge is where to baptize immediately. Ibabautis mo. Immediately, di ba? Kasi paano kung ang gusto nila alkaline water? Di ba? Ayaw ng acidic kasi, di ba? Paano pastor, gusto nila sa kabang, ayaw sa dagat. So, saan ibababtay, di ba? Ipakita niyo yung visual aid natin. So, kuya Dave, sa headset nila, yung ito ang ginagamit. Pwede may, ang tawag niya kay Philip, yung tray ka bola na, swimming pool, di ba? So, yung matataba sa set, ihipan lang yan, tapos pwede na magbabtay. Diba? Joke lang po. So, pwede mag-test. Sa kami sa church, ang ginagamit po namin ay yung ano, meron kami malaking drum. Meron kami malaking drum, parang mga 3-4 niyan. Tapos sa abang binabagtay yung mga tao. At kaya lang minsan nagkaroon ako ng problema kasi yung isang bagong convert matanda, talagang dinulugod ko. Kasi parang sa tapos parang pinipigil lang. Ayaw niyo, yung pala masakit yung likod. Talagang ano, masabi sa kanya ng isang membro. Kasi pastor, masasakta na yung matanda. Kaya ginawa ko sa matanda, ano yun lang, pinapahiga na lang. Para ano, sa hindi na ano, hindi na din ano, pinagano na lang, ilubog na lang. So yun po yung mga challenge pag walang tubig, di ba? O kaya minsan, meron naman gusto nila ayaw sa drum, nahihiya sa mga kakilala, gusto nila pasto, doon na lang kami sa schedule sa swimming pool. Diba? So, and then how to prepare new believers to be baptized? So, paano sila handa doon sa bautismo? Number one, sa ating pagtuturo yung mga lessons natin, di ba? Yung babae yung pinatawad sa maraming kasalanan, yung dinako sa krus, yung alibugang anak, yung 4 lessons of salvation. So doon pa lang po, naiyahanda na sila. And then, also number 2, confirm the faith of the new believers. Use the question below that are also in the lesson to determine kung sumasampalataya na sila. Yung i-question, kung tumayo mo sa pintuan ng langit, tatanungin kayo ng Diyos na ganito. Bakit kita kaya pasukin sa langit? Ano ang sasagot mo sa kanya? O nakakatiya ka ba kayo na makakalpin kayo sa langit? So normally po sa mga Bible studies namin, tinatanong ko yun. Darating yung time na mas naiintindihan nila. At sa baptismo, malinaw na sa kanila yung baptism. And then number 3, imperfect assessment. Our assessment of another person state is always imperfect. So the discernment of the Holy Spirit is seeking confirmation to us to proceed with baptism. Alam niyo po yung iba kasi, hindi pa nila maunawaan talaga from Genesis to Revelation. Pero makikita mo na mayroong condition ang Holy Spirit sa kanila na talagang magpasakot kay Jesus, sumunod na sa Panginoon, ipakita publicly na sila ay kay Jesus Christ. Kahit hindi pa nila maintindihan, hindi pa nila memorize ang Ephesians 2:8-9, di ba? Pero makikita mo yung tao. And then sa Bible naman, immediate. Immediate yung mga tao, kay John the Baptist, di ba? Kay John the Baptist, nangangaral si Juan Bautista, magsipagsisi kayo sa inyong mga kasalanan at yung mga Pariseo, Saduceo, mga kawal, mga ordinaryong tao, kinokontest nyo rin kanilang kasalanan at nagpapabautismo sila. Pinapahayag nila, nagsisisi sila sa kasalanan. Pero nung dumating ang Panginoong Jesus,
Pag sinabi niyo ang iyong mga kasalanan, dahil narito na ang kaharian ng Diyos, sa iyong mga tao, instead na mag-confess lang, ina-identify nila yung kanilang sarili kay Jesus Christ. Nakasama silang mamamatay at mabuling mabubuhay para sa Panginoong Jesucristo. Kaya din po sa minsan assessment natin, parang hindi pa ano po ah. Parang kulang pa yung ano, dapat meron pa siyang homiletics o dadaan pa sa eschatology po, ganun. So, not necessarily. Kasi ang pattern natin, ang Biblia. Kung ang Biblia immediate, walang problema sa atin kung immediate din. Sa Matthew 28 verse 19, ang sabi po doon, go, make disciples, and baptize them. So, ang tumad sa atin, teach them to obey what I have commanded unto you. So, inuutusan tayo yung mga dinidisipulo natin, kailangan bautismuhan. So, when any believer seems to have genuine faith in Christ, simply explain that Jesus has commanded us to be baptized. Utos ni Jesus yan. Hindi po utos. Susadali, isa sa mga bago. Kailangan mo mabautismuhan kasi utos ng Panginoong Jesus yan. So, identify with him. Akala ko ayaw niya magpabautismo si Ate Dali. Si Ate Dali para mas matangkad sa akin. Tapos yung gram namin maliit. Tapos yung bahay niya, tapat lang ng church. Akala ko ayaw magpabautismo. Yun pala, sabi niya, Sir, pwede bang doon na lang ako sa daydream sa swimming pool na sabagtay sa kapatisan? Huwag na dito. So, isang dahilan para ayaw pabautismo kasi matanggad eh. Hindi kasi sa gram. O pangalaw, baka dahil lang sa tapat ng bahay. So, baka kulang pa yung ano, kulang pa yung kanyang faith para sumunod sa Panginoon, hindi natin alam. Pero nung nag-announce ako na merong bautismo doon sa swimming pool, public baptism din, so sumama siya at yung ibang hindi nagpabaptize. O, pastor mo mga lessons kang pasalo. Tandaan natin, hindi nakapagliligtas ang bautismo. Make sure that those being baptized are trusting what Christ has done for them for their salvation. Make sure that they do not think they will be cleansed from their sins because of being baptized. So, walang tao naliligtas dahil sa bautismo. Ito po ay gawa ng tao kung hindi ang bautismo ay pagsunod sa ordinansa ng Panginoon. O halimbawa ng Panginoon, yung halimbawa niya, yun din ang susundin natin. Kasi meron pong ibang mga doktrina na pag hindi ka nabautismuhan, hindi ka maliligtas. Tayo po, ang ating pananampalataya, ang nagliligtas ay ang Panginoong Jesucristo, ang ating pananampalataya. Kaya Ephesians 2:8-9, not by works. And then, baptize all new believers as soon as possible. Use the lesson on baptism if necessary. If your new believers are not yet ready to be baptized after the first explanation from Matthew 28, verse 19, we have a full lesson about baptism, lesson 5. Kung susundin niyo po yung pattern, ito yung babe, nasa lesson 5, may baptism lesson na doon. At the latest, with the baptism after this lesson. Alam niyo po sa, ako po kasi yung contextualization ng Q40, hindi na another meeting sa pag-Sunday, yung pong worship service namin, yun ang Q40 namin. Kasi ang context sa church, yung mga tao, mga tindera, yung mga tao may mga trabaho, so busy lahat yan hanggang Sabado. And then meron ibang mga bagong mananampalataya, meron pa rin silang tinda. Nagtitinda pa rin. Hindi ko lang masabi, huwag na kayo magsipagtinda. Hindi pa ganun ka mature yung iba. Kaya nakita ko, pag Wednesday or Thursday, another Q40 meeting, hindi sila umaakin. Kaya sabi ko, the best na itrain sila during worship service. Kaya yung Q40 namin po, yung worship namin, katulad sa church, may worship team kami. Pero din sa accountability, pagdating pa lang ng mga members po, meron na siyang accountability, nagre-report na bawat isa. Minsan sa nag-grouping, minsan naman sa harapan, nagka-testimony. O kaya yung mga development sa kanila, yun ang aming accountability during worship service. Kaya ang aming worship service, worship and training na rin service. Kasi din sila umaatin lahat.
at nakikapa-efektibo sa context namin. So, may sequence, pero yung principle, sinusunod namin. Kaya nung magturo po ako ng baptism, so, preaching baptism, pero may material. So, sa baptism, nag-grouping-grouping sin sila, so nag-usapan ng bautismo, tapos tinatayo ko lahat. So, tayo tayong lahat, and then pagtayo nila, bawat katabi nila, hinawakan ng ilog, hinawakan ng braso, so sige, practice tayo. Lahat-lahat kami nag-practice. Pati yung mga members na practice ng baptize. So, kasi nga, sinitry natin sila. So, nag-practice kami pati yung mga members sa palitan niya, nag-practice. And then, pagka-practice namin, yung drag namin doon sa pintuan ng church, doon kami nag-baptize. So, yung nag-baptize po, yung first generation leader, sila ang nag-baptize nung nawin nilang kalibigan. Hindi ako, nandudun lang ako, binabantayan ko. So, nag-train ako ng mga leader. Okay lang ba sa inyo yan? Yung inyong leader sa magbabaptize, katulad ng sinasabi ni Pablo, hindi naman ako nag-baptize sa inyo. Sila Timoteo, sila, di ba? O, pero nandudun siya. Alam niyo, binautis na. Ginawa ko rin po yan. Where to baptize? So, to practice immediate baptism, ito po noong bago World War II. Sa, ito sa Japan yata po, sa Korea. So, ito sa swimming pool, may bayad. Ayan. 125 po entrance dyan po sa Bay Bridge. Pero isang ba ito? Sa Intaya po ito. Ito po sa drum. Tama yung drum din. Kaya lang mas mababa dyan, pero mas malapad. Pwede rin, di ba? Habang pinag-aaralan ko itong lesson, ay yung sa taas ng bahay namin meron ano, bathtub. Sabi ko, pwede na din ano dito. Mag-baptize. Pag nawin ko yung community sa subdivision, dito ko ibabaptize sa bathtub namin. Kaya sa taas, babaptize ko sila doon. Pwede sa bathtub. O kaya sa church, normally, ako po ay Baptist eh. Baptist Pentecostal po ako. Kaya meron, naniniwala ako din sa church, meron Baptist 3. Kaya meron din kami drum. Pero sa akin drum kasi, sa bago pa lang yung church, walang 1 year pa lang. So, pwede rin dyan, di ba? Ayan, ito po yung actual na ano. So, pinaparapol po ito ngayon. Ayan. So, pwede nga yan, pwede nakahiga, ayan, di ba? So, I think ito ang ano, mabibilis kasi yung drum namin nahirapan kami itago. Sinakalawang sa labas. Pero pag gaganito, yun ay hihipan lang ng mga kalalakihan siguro para ano. Ito po sa bahay ko kayo, di ba? Sa bahay din nila, after no OBS, nag-decide. Binautis mo na kagad yung sa bahay. So, it's usually better to baptize new believers where they are at rather than bringing them to your church. Yeah. So, immediate baptism. Okay, makinigay ulit sa parenta natin. Sino-sino sa inyo gumagawa na ng immediate baptism?